A blessed Sunday to you all. Welcome to our worship service. It's been more than a year that we have been battling and continually trusting God to overcome COVID-19. People and friends that we know have been affected by this virus. And because of this, we cannot do face-to-face fellowship and worship. Thank God that we continue to glorify Him through our online services. We hope that sooner we will be able to fellowship face-to-face. March is our Cell and Discipleship Month. Our theme for this month is Making Disciples Jesus' Way. It's our privilege that we can learn and follow Jesus' way of teaching and mentoring others to become committed disciples of Jesus Christ. It is my prayer that we could be faithful in following Jesus in order to teach others also. Let us rejoice and be glad as we sing praises to His name. To God be the glory. We continue to ascend as one through the help of our Lord. Have a blessed Sunday, everyone. Oh, Dios. 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 O
Your sins.
Good day, brothers and sisters. Please open your Bibles on the book of Matthew, chapter 28, verses 18 to 20. And I am reading from the New International Version. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age." Let us pray. Almighty Father, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend, we humbly ask for your forgiveness and grace for the sins that we have done and we will do in the future. Guide us in our everyday decisions in life and protect us from the evil that tempts us. We thank you for providing our needs each day, for our good health, as well as for our Pastor Jun Gonzaga in the lessons we will learn through him by sharing your words to us this day. We also pray for our brothers and sisters who are suffering in this crisis and give them the strength to overcome it with you by their side, Lord. We hope that this pandemic will soon come to an end. In Jesus' name we pray, Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Kakatuwa po itong buwan ng Marso, ang pinag-uusapan natin ay yung talagang masasabi kong napakahalagang paksa sa buhay ng Kristiyano, at yun po yung discipleship. At iba't ibang aspeto ng discipleship. At ngayong linggong pong ito, ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay kung ano ang pinaka-goal, no, ng ating pagdi-disciple. Ano ba ang pinupunto ng lahat-lahat ng ating ginagawa sa pagdi-disciple? At dito, alam naman natin na gusto natin nandoon yung pagsunod kay Kristo. At nawa, mas malawak pa rin ang ating makita. At lubusan din natin maunawaan yung parati kong isinishare sa inyo, "Sunset ends each day in triumph." So, ang ating pumpaksa ngayong linggo, hango sa Matthew 28, "Teaching them to observe all that I have commanded you." Teaching them to obey all that I have commanded you. Alam niyo po, itong pong mga talatang ito, ay tinake up natin yung ating prayer and fasting. Kung maalala ninyo, kasi ascending yung ating theme, dun sa ating prayer and fasting, parang pinakita roon ay may apat na bundok na tayong aakyatin, no, na hinihingi ng Panginoon na ating aakyatin. At ang pinakahuling na inilagay po natin doon sa ating prayer and fasting, yung the mountain in Galilee, na kung saan doon po ipinahayag ng Panginoon yung the Great Commission. Meron akong iniwanang tanong, no, doon sa prayer and fasting meditation natin, na palagay ko dapat yun din ang pinakatema ng ating pong pag-iisip tungkol sa discipleship. Ano po yun? How has the Great Commission defined your life? Paano ang utos na ito ng Panginoon sa atin ay humuhubog sa ating buhay? Kaya nga, itong mga sumusunod na pagtuturo ko, ang isa pong nasa isip ko talagang, at the least, ma-memorize po natin yung Matthew 28:18-20. No? Kaya ulit-ulitin po natin, at the least, sana ma-memorize natin ito. At kung ang tutunghayan po natin yung paksa natin, no, teaching them to obey or observe all things that I have commanded you, ang maganda pong puntong pag-iisipan po natin dyan, ano ang kaibahan ng pagtuturo dun sa pagtuturo para sumunod? No? Maganda pag-isipan po natin niya kasi diyan po lalabas yung kakaiba na dapat meron tayo pag iniisip natin yung pag-disciple.
Muli, ito po yung Matthew 28:18-20. All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. What's the difference between teaching and teaching to obey? At kung gusto pa natin liwanagin yan, ano ang kaibahan ng isang guro o nagtuturo or even mentor, kahit na mas maganda yung mentor, sa isang disciple? Ang kaibahan po niyan ay yung paksa natin ngayon, yung pamagat natin, teaching them to observe what I have commanded you. Bago natin tunghayan yan, tunghayan natin yung buong talata na ating pag-aaralan ngayon. Diyan po, ang unang-una, binanggit ng ating Panginoon, all authority in heaven and earth and on earth has been given to me. So, diyan po nagmumula yung Great Commission. Binigyan niya tayo ng commission na siya, sabi niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naibigay na sa kanya. Go! No? Ando doon yung kanyang pag-uutos sa atin. Alam niyo, dapat yan po ay nakaukit sa ating mga puso. Ha? Ang authority po ng ating Panginoon as the risen one, ito po yung authority ng ating Panginoon na napagwagian ang lahat ng sumisikil sa atin. No? At ang pinakamatinding sumisikil sa atin po ay yung kamatayan. His is the authority under which life, God's new life, can begin to flourish. Dahil na nagapi po niya ang kamatayan, no, sa kanya ang otoridad na yan, nagmumula ang God's new life o yung tinatawag nating everlasting life na maaaring magsimula at yumabong sa ating mga buhay. Pero ang hirap isipin na ito kasi noon o kahit na nga ngayon, na tampo na, naghahari na ba ang Panginoon sa buong mundo? No? Yan yung katanungan na yan. At inaasahan ng Panginoon na tayo bilang mga mananampalataya, no, na naniniwala sa kanyang muling pagkabuhay, no, lalo na yung kanyang mga alagad at mga apostol, ay binigyan ng responsibilidad upang talagang ipakita sa mundo ang katotohanan na si Jesus ay naghahari na. No? Ang hirap paniwalaan, lalo na ngayon nangyayari ngayon dito sa ating bansa o sa buong mundo, naghahari ba ang Panginoong Jesus? Samantalang punong-puno ng suffering, alam mo yun, then and even now, ganun pa rin ang hamon sa atin. Pero ang inaasahan ng Panginoon sa atin, maipahayag sa pamamagitan ng ating buhay na totoong naghahari na nga siya. No? Maipakita sa ating buhay para kung tutuusin, makita ng mga tao na indeed para sa ating mga mananampalataya, sunset ends each day in triumph. Mukhang ang talunan tayo sa buong mundo, katulad ng pagkakabayubay ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, pero doon siya nagwagi. At yun din ang inaasahan na makita ng Panginoon. Kaya nga, dito pa lamang iba't iba ang panukatan eh. No? Paano mo maipapahayag sa buong mundo na si Jesus na nga ay nag-ahari sa buong sanlibutan? No? Sa iba namang paraan, makikita po dito yung sinabi ni Pablo dun sa Roma. Romans chapter 1. Kasi dito, pinapakita ni Pablo kung ano mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Tungkol sa anak ng Diyos, no? Na ipinahayag sa pamamagitan ng kapangyarihan at yung kapangyarihan na ito yung muring pagkabuhay. By His resurrection from the dead, ano yung mabuting balita? Jesus Christ, our Lord. Diyan ipinapahayag ni Pablo na hindi yung emperor na sinasabi niya siya yung Son of God. Hindi.
Si Jesus ang Son of God, no? Ang emperor nung panahon na yun, sinasabing siya ang Lord, Panginoon. No, hindi. Si Jesus Christ ang aming Panginoon. Our Lord. Siya ang Lord ng buong mundo. Jesus Christ our Lord. So yun yung pagpapahayag na all authority has been given to me. Pinapahayag ni Pablo at yun ang kanyang pinakalayunin ng kanyang buhay. Sumatotal, sabi nga niya rito, equivalent ng Matthew 28, to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations. So kung tutuusin, yan po yung definition ng making disciples of all nations. To bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations. Kung paano ang emperador noon ng Roma ay gustong ipangalandakan na siya ang Son of God, na siya ang Panginoon ng buong mundo, sa ating mga Kristiyano, inaasahan naman ng Panginoon na maipakita natin, no, na naghahari na ang Panginoon. Pero ibang kapangyarihan ang kanyang kapangyarihan ng pagmamahal ng ating Diyos. So, paano mo ipapahayag na si Jesus ay naghahari na nga sa buong mundo? Tatlong bagay ang binabanggit dyan sa mga talata natin. Una, no, dahil nga buong mundo, go! Abutin mo ang buong mundo ngayon. All authority in heaven and on earth has been given to you. Go, therefore, and make disciples of all nations. No? Kaya, ina-assume dyan ng ating Panginoon sa kanyang utos, sa kanyang mga apostol, dahil nga ang pagpapahayag nga ay sa buong mundo, eh talagang dapat humayo at make disciples of all nations. Nakakatuwa naman dito sa KBC, lalo na kung sumusunod kayo dun sa ating prayer, no? On a daily basis. Mayroon pong panalangin dyan sa mga unreached people group. Yan po yung mga unreached nations kasi mayroon silang lingwahe, mayroon silang kaibang kultura na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Kaya nga, anong sabi sa atin? Go, make disciples of all nations. Sa ating pagkikibahagi dyan, magsimula po tayo, tama naman, ipanalangin natin na maabot itong mga unreached people group na ito. No? To make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father, tapos yung, teaching them to obey. So, unang-una, go and make disciple of all nations. Lahat. Kailangan natin abutin ang lahat ng lipi at wika ng mabuting balita ng Diyos. Ano po yung sinasabi dun sa Matthew 24:14? Paano daw magwawakas ang sanlibutan? No? Paano? When the gospel of the kingdom is preached as a testimony to all nations, then the end will come. Daan niyo po yun. Pag naabutan natin ang lahat ng wika at lahi na mabuting balita ng paghahari ng Diyos, andyan na po yung pagtatapos ng kasaysayan ng mundo. Marami tayong mga sinasabi ngayon na, oh, andyan na ang pagbabalik ng Panginoon, andi dito na. Gusto po maging bahagi ng ganung excitement? Then, we need to go and make disciples. Kung hindi man tayo makahayo, at least, magsimula tayong manalangin at makibahagi tayo in supporting itong mga effort na ito of making disciples of all nations. Go and make disciples. Ano ba ang involved dito? Pag sinasabing go and make disciples, doon po sa Gospel of Matthew na ating pong pinagtutuunan, yung pong mga disciples are learners, no? Pero dito, kakaiba po yung learners nung time na yun. Talagang ini-imitate mo yung way of life ng teacher mo, no? Para maunawaan mo yung kanyang kingdom message. Kaya nga, yung kanyang mga tagasunod, una pa man, ay binigyan niya na ng responsibilidad, tawagin din ng mga men and women and children upang sumunod at sundan din ang kanilang mga buhay din. Kaya nga, saan magsisimula ito? Yung message ng evangelism. Ano yung evangelism? Announcing God's good news, focus on Jesus to bring about faith and obedience. Yan po yung pinakasentro. Katulad nga binanggit natin sa Romans kanina. No? Sa iyong pagpapahayag, Jesus is Lord.
Pinapakita mo kung paano pagsunod dito at yun din ang hamon mo sa mga tao na sila'y magpasakop sa ating Panginoong Jesus. This is central to the way in which Jesus' authority is brought to bear on the world. So yung authority ng Panginoon ay dinadala mo sa buong mundo unang-una sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kanyang pag-aari na siya'y muling nabuhay mula sa kamatayan at niluklok sa kanyang trono dahil nagwagi siya dun sa krus ng Kalbaryo na ngayon ay nagahari na siya sa buong mundo dahil siya, he ascended up to heaven. So yan po yung mabuting balita. At unang-una, when you make disciples, yan po unang-una. At walang katapunsan yung pagpapahayag. Kung paano si Pablo, sabi nga ni Pablo, yung pagpapahayag niya ng obedience of faith to all nations, pati na dun sa mga nakarinig na ng mabuting balita. Kasi wala namang talaga yung buong buhay naman natin talagang pagpapasakot sa Panginoong Jesus. Eh. Kaya si Pablo hindi tumitigil sa pagpapahayag ng obedience of faith among all nations simula sa church ng Roma. So, anong kasunod nun? Una, sabi nga natin, paano mo mapapahayag na si Jesus ay naghahari na sa buong sanlibutan? By going and making disciples of all nations. Pero hindi doon natapos. No? Ang susunod mong dapat gagawin, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Wow, yan na po yung formula na talagang inadapt na po ng mga Kristiyano. The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang tinutukoy mo rito ay yung ating buhay ng Diyos, the Trinity that is now in and among us through His Son, Jesus Christ, and made, no, real in our lives through the Holy Spirit. Pero paano magsisimula yan? Baptizing them in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit. Ano niyo po, sabi rito, make disciples, pero karugtong baptizing. Ibig sabihin, yung pag-make disciples mo, hindi mo maihiwalay dun sa pagpabautismo. Ngayon sa atin, parang hiwalay na yun. Eh. Hindi. Kasi yung ibig sabihin ng baptizing, dapat maipahayag mo rin sa Panginoon, sa mga tao na nakikinig, paano ang hubog ng kanilang buhay? Paano ang hubog ng kanilang buhay? Sabi nga dun sa Roma, chapter 3, chapter 6, no? You are baptized into the death. Ibig sabihin, naunawaan mo yung kamatayan ng Panginoong Jesus at kasama ka dun sa kanyang pagkamatay para mamumuhay ka na ngayon, no, in this new life na, sabi nga ni Pablo, ino-offer mo na ngayon sa Panginoon. Actually, itong baptism, hindi lamang ito yung act na pinapakita mo sa mundo na you belong to Jesus Christ. Kundi, yung baptism, inaako mo rin yung hubog ng buhay na meron ng ating Panginoong Jesus. Paano nag-ahari ang Panginoon sa buong mundo? Ang pagpapahayag na niya ng kanyang paghahari, katulad niya na sinabi natin kanina, no? Sunset ends its day in triumph, pamamugitan ng kanyang sacrificial love. Kaya when you go to be baptized, you're actually entering into that kind of life-giving, no? Life of the Trinity. Death and life ng ating Panginoong Jesus sumasayo na rin upang sa pamamagitan mo maipahayag din yung kanyang sacrificial love. Kaya nandoon din talaga yung kahandaan mo rin dapat magbigay ng iyong buhay. Baptism is not an option extra for followers of Jesus. Jesus himself linked baptism to his own death. Part of the meaning of baptism is to commit us through the plunging into the water to dying with Jesus and coming to share in his new life. Pwede ko rin basahin itong isang note dito. Ano? Baptism is the public, physical, and visible way in which someone is marked out, branded almost with the holy name. As Jesus was given by the angel the name Jesus, signifying his real identity in the task that lay before him. So now, with his work complete, we suddenly discover that the name which we are all to share is the name of the living God.
the Father, the Son, and the Holy Spirit. Those who have followed Jesus and have become true disciples, which is shown as they undergo baptism, are themselves to be caught up in this divine life and purpose. Yun po yung ibig sabihin ng baptism. Inaako mo na ngayon yung purpose ng Diyos at sinasabi mong bahagi ako nito sa pagpapahayag na Jesus, na si Jesus ang Panginoon ng buong mundo. At dito, paano po muli natin mapapahayag na si Jesus ay nag-ahari sa buong mundo? Una, by going and making disciples of all nations, no? Declaring that He is Lord and inviting people, no, to that obedience of faith that is required of them. Secondly, by baptizing them, including us, na para maging bahagi tayo ng buhay ng ating Panginoon at ng kanyang pinakalayunin upang baguhin ang buong sanlibutan. At ang pangatlo, ito nga yung pag-uukulan natin ng pansin, teaching them to observe all that I have commanded you. Translation natin usually dyan is teaching them to obey all that I have commanded you. Maganda yung saling Tagalog eh, para maunawaan pa ho natin ito. Sa Matthew 28, babasahin ko po dito sa Filipino Standard Version. Kaya sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, at tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbiling ko sa inyo. Tinuturuan silang gumanap. Ibig sabihin niyan, talagang isasabuhay mo lahat ng mga itinuturo at uri ng buhay na meron ang ating Panginoon. Teaching them to observe all that I have commanded you. Alam niyo po ang pattern na kinuha po dyan, lalo na kay Matthew. Kung titignan niyo po kasi yung Gospel of Matthew, parang pinapakita po dyan ni Matthew na si Jesus yung bagong Moses. Kaya nga, mamaya papahayag po natin yan, no? Ito po yung pinanggalingan po yung pinaka-tema ng Matthew 28, no? Ano yung habilin, no, ng Panginoon kay Joshua, no? Being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. No? Tapos, kung dun sa Matthew 28, di ba, merong, I will be with you always, ang dun din sinabi niya kay Joshua ng Panginoon, for the Lord your God is with you wherever you go. So, kung titignan ninyo, yung observe all that I have commanded you, equivalent po niyan dyan sa Joshua, according to all the law that Moses, my servant, commanded you. No? According to all that is written in it. So, kung sa mga Israelita pa, yan po yung the first five book of the Bible, yung Torah. No? Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, at Deuteronomy. So, dyan po yung the first five books. At alam niyo po ba, ang Matthew, meron din po siyang five discourses in Matthew. So, dahil nga ganun ang tema ng Matthew, ang sinasabi riyan, observe, teaching them to observe all that I have commanded you. Si Matthew, hinati-hati po niya yan sa limang pagtuturo ng ating Panginoon. So, ano po yan? The Sermon on the Mount, Matthew 5-7, the Missionary Discourse, Matthew chapter 10, the Parabolic Discourse, Matthew 13, the Discourse on the Church, Matthew 18, and the Olivet Discourse, Matthew 23:24-25, no, about the end times. So dito, makikita nyo rito na talagang the Gospel of Jesus generates a lifestyle quite different from the way the world lives. Makikita nyo na lamang dun sa Sermon on the Mount. Eh. Sabi nga dyan ni John Stott, no, yung isang leader, Christian leader na nauna na, no, na it's a counterculture. No? Ang hinihinging buhay sa atin ay kakaiba mula sa lipunang kinikilusan natin. Kaya nga, lifestyle. No? Pag sinabi niyong
ano ang kaibahan ng teaching dun sa teaching to observe? Dahil hindi ka lang nagtuturo, kundi binabahagi mo yung lifestyle. Binabahagi mo ang iyong buhay. No? Discipleship is living out and teaching Jesus' lifestyle. Kaya nga, ultimately, discipleship is life transference. Sinasalin mo yung buhay mo doon sa mga dinidisciple mo. No? Salin buhay. Kaya nga sa ibang hamon ni Pablo dyan, sa version ni John 11:1, yan din yung parang panawagan natin sa ating discipleship. Imitate me as I imitate Christ. Gayahin mo ako habang ginagahi ako ang Panginoong Jesus. Gusto natin maipahayag, no? Yung lifestyle ng good news. Kung paano si Jesus ay Panginoon na naipapakita natin sa ating buhay. Kaya nga talagang, ang maganda talagang konteksto ng discipleship kung nasaan yung tao eh. Sa totoo lang, pastors are not in the best position to disciple. Kasi kung tutuusin, hindi mong lubusang nauunawaan kung ano yung struggle ng iyong kapatid dun sa kanyang opisina. Alam niyo po, nakakatuwa noon, disciple ako nila Bishop F at saka ni Pastor Johnny. Si Bishop F, binibisita pa ako noon sa opisina eh. Pinupuntahan ako sa opisina para siguro maunawaan niya kung ano yung konteksto na kung saan hinahamon ako ng Panginoon na isa pang buhay, na siya yung Panginoon ng aking buhay. So, sabi ko nga, pwede, pero we're not in the best position. Kasi nga, mas maganda, dun sa konteksto ng trabaho mo, sa konteksto ng eskwelahan mo, no, dun ka nagdi-disciple para kung kapwa-estudyante mo yan, maipakita mo kung paano ka nagpapasakop sa Panginoon. Ganun din naman kung nasa opisina, kung paano bilang empleyado ng iyong kumpanya ay nagpapasakop ka sa Panginoon. Alam niyo, talaga maraming mga challenges yan. Eh. Naalala ko tuloy yung isa kong naging kaibigan na talagang mataas ang posisyon sa Department of Education doon sa region nila. Dahil siya yung, kung nagkakamali, cashier na yung kanyang region. Eh, ala, maraming katiwalian. No? Pero talagang kahit mahigpit siya, alam niya may mga nakakalusot pa rin. Pero alam niyo, talaga ang dami ng banta sa kanyang buhay kasi sabi niya, kung gagawa ka man ng katimulaan, talagang ayusin mo na mabuti kasi hindi kita palulusutin. Ganun po siya. Pero yun nga, ang hirap dahil nga alam niya na madumi pa rin yung kamay niya dahil siya rin yung nakapirma dun sa mga ibang nakakalusot. Eh. Can you imagine that kind of struggle? So, paano mo may papahayag na si Jesus ay Panginoon? No? Sa gitna ng ganung klase ng mga struggle. Kaya nga maganda talaga yung sa konteksto, no, ng lugar na yun. Anyway, gusto ko lang ulitin, discipleship is life transference. No? Kaya nga another word na kinoin out ko para sa discipleship among Pilipino, salin buhay. Isinasalin mo yung buhay mo doon sa taong dinidisciple mo. At sinasabi mo, gayahin mo ako katulad ng paggaya ko sa Panginoon Jesus. At kung ganito ang konteksto, talagang kailangan natin yung mapanuri tayo. No? There's great need to discern what is of the Lord and what is of the world and culture around us. No? Which are often reflected in our thoughts and convictions. Paano yun? Kasi hinubog ka na eh, mula ka sa bata mo at may mga bagay na nakakahubog sa'yo. No? Pero nasisimulang makita mo ang Panginoon at buhay na hinihingi ng Panginoon sa'yo. Kaya lang ito, nahubog ka rin ng mundo eh. Kaya nga dapat discerning ka. Maganda, kunyari sa pagtuturo, tignan niyo yung 1 Corinthians 7, mga ilang beses ito eh. No? Inuulit ng Panginoon, nagbibigay ng payo si Pablo. Ito sinasabi niya, oh, 1 Corinthians 7, no? Mga ilang mga talata rito. Sa may mga asawa, no? Ito yung binibigay kong utos sa inyo o habilin sa inyo. Hindi ako, kundi ang Panginoon. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng habilin, pero maliwanag sa kanya na ito'y mula sa Panginoon. Tapos dun sa iba naman, ibig sabihin, may ibang konteksto sa kanilang pagkakaasawa, na sa kanilang buhay may asawa, sabi niya, to the rest I say, ako, hindi ang Panginoon. Dun naman sa mga ikakasal na, sa betrothed,
No? Wala akong utos mula sa Panginoon, pero binibigay ko yung aking discernment sa inyo as one who by the Lord's mercy is trustworthy. Ibig sabihin, para kay Pablo, alam niya na may mga bagay na may katalinuhan, pero hinihiwalay niya na walang maliwanag na utos ng Panginoon dito, pero ito yung wisdom na meron dyan. Dapat meron tayong ganung klaseng discernment. Lalo na sa ating mga Pilipino. No? Kasi dapat natin i-contextualize dito sa ating bansa eh. Bakit? Kasi dito sa ating bansa, meron tayong tinatawag, sabi nga nung isang pare na scholar, si Father Bulataw, dito daw sa atin sa Pilipinas, meron tayong split-level Christianity. Split-level, nasa second floor, ito yung mga katuroang Kristiyano, nasa ground floor naman, ito yung kinalakihang kinagawian ng mga Pilipino, dala ng kanilang kulturang Pilipino, dala ng mga tradisyon at costume ng mga Pilipino. No? Hiwalay po yan. At dito, split level, no? Parang sa iisang tao, may mga thoughts and behavior system na hindi consistent sa isa't isa. At one level, he professes allegiance to Jesus, to the Christian teaching, and ways of behaving. On another level, sabi nga doon sa ground floor naman, may mga convictions naman at mga gawi na dala ng mga natutunan mo mula sa iyong pamilya, mula sa kinalakihan mo. Isang halimbawa na lang sa akin po personal. Ako po ay laking Pasay. At yung lugar namin talagang nandoon lahat yung mga sangga. No? Nung bago po nga akong Kristiyano, no? At ni-disciple nila Bishope at saka nila Pastor Johnny. Noong time na yun, nagsisimula po yung gawain dun sa Makati. Isinasama po ako ni Pastor Chuck. At one time, sabi ni Pastor Chuck, puntahan niya yung kinalakihan ko. So isinama ko po siya dun sa Pasay, no? Sa May Libertad, kung saan dun ako lumaki. At pumasok kami dun sa lugar namin. Paglabas namin, eh, sabi sa akin ni Pastor Chuck, hindi ko talaga makakalimutan yung sabi niya. Pastor, you know, I understand you. Parang, siguro, hindi ko man lamang pinapahayag sa kanya dahil siguro sa aking mga gawin, so on, napapansin niyang ibang-iba. Alam niyo, nung bago akong Kristiyano, nandoon ako sa opisina noon, kasama ko sila Ses, sila Kim. Minsan, sa Bible study namin, lilipat kami doon sa kabilang building. Pagkawid namin sa kalsada, sa kabilang building ng kumpanya namin, may rumaragasang taxi. Pag gano'n, nakalampas, kamunti kaming mahagip, P.I. mo. Hindi kumikibo sila, sis. Paglampas namin, sabi niya, Jun, ang lutong nun. Ganun po yung kinagawi ang kong lingway. No? At kahit na kung tutuusin, nagpapasakop na ako sa Panginoon. No? At kung tutuusin, I allow myself to be discipled by my office mates, sila Ses, sila King, ando doon pa rin yung kinagawian ko. After a few months, ganun uli yung situation namin, lumipat kami sa kabilang building, ganun uli yung nangyari. No? At lumumpas na, naglalakad kami, sabi sa akin ni Ses, hindi ko talaga makakalimutan, Bossing, wala na yung PI ah. Wala na yung... Wow, no, ako mismo na mga, no? Dahil may mga kapatiran ako na nakikita ko sa kanilang buhay kung paano magpasakop sa Panginoon sa konteksto ng aming opisina at kung paano ay sinasubmit ko rin yung sarili ko sa kanila, no? At alam niyo itong tatlong naasahan sa atin ng Panginoon, going and making disciples of all nations, baptizing them. Ibig sabihin, learning the way of life that Jesus has, no? And His purposes na we are now a part of, no? Aware na we have a crucifixion life,
baptizing, and then thirdly, teaching people to obey. Ibig sabihin, transferring the Jesus life in you to others. No? May kasamang pangako. And behold, I am with you always to the end of the age. I hope and pray na kakaulit natin ito, na memorize natin ito. All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always. I am with you always, even to the end of the age. Alam nyo, anong dahilan kung bakit tayo ay nagagawa natin itong mga bagay na ito na inaasahan ng Panginoon? That we can do this. Hindi lamang sumusunod tayo sa Kanya. Anong dahilan? Dahil all authority has already been given to the Lord. Kaya nga kung babalikin po natin yung pinakalayunin ng ating pagdi-disciple, anong pinupunto ng ating disciple? Yes, obedience, no? To all the things that Jesus Christ commanded. Pero yung obedience na yun ay pag-reflect that Jesus is Lord, no? That all authority has already been given to our Lord Jesus Christ. That indeed, sunset ends each day in triumph. Na sa bawat paglubog ng araw, sa araw-araw, bawat araw ng ating buhay, ay talagang totoo na nagwagi na ang Panginoon sa lahat ng bagay na sumisikil sa atin. Maaring tayo maging talunan at maaring dahil ng ating pagsunod sa ating Panginoon ay kailangan din nating magsakripisyo ng ating buhay. Na sa mukha ng mundo, sa mata ng mundo, ay tayo talunan. Well, hindi na iiba. Dahil akara din ng mundo noon ay nalupig na nila ang Panginoong Jesus. Hindi nila alam. Siya pala ay nagwagi dun sa krus ng Kalbaryo. Tayo din, mga kapatid. No? Yun din yung ating mga asahan. No? The reason we can and are able to do these things because He already possesses all authority. The promise which sustains us in the task is that He is with us always and forever. He is, as we have said, the Emmanuel, God with us, turns into Jesus with us. There's no greater personal promise than that. Alam niyo, di ba? Nagsimula dun sa Matthew chapter 1. Emmanuel, the with us God. Matthew 28, si Jesus na ngayon, who is now with us, even to the end of the age. That's the greatest of all promise. Paano tayo magtatapos sa paksa natin ngayon? Kasi parang masyadong malaki ata, pati yung mga halimbawa binibigay ko, yung nakakatuwa, parang naalala ko tuloy kung paano sinuko ko ang Panginoon sarili ko bilang pagsunod sa Kanya. So, tawag niya sa akin sa full-time ministry. Maraming salamat sa Pastor Ren sa pag-highlight sa atin ito. Kami mga engineer, sumunod sa Panginoon. No, parang mukha atang masyadong malaki yung hamon ng discipleship. Alam niyo mga kapatid, hindi yun ang panukatan. In the end, it's still the challenge of micro-obedience. What matters are the details of life. Yung mga maliit na bagay ng buhay. Kaya kung tutusin, dahil nga dito ang mahalaga ay yung mga maliit na bagay ng buhay, discipleship is a long obedience in the same direction. Ibig sabihin, nakikita yan sa mga maliit na aspeto ng ating buhay. Anong sabi dun sa Matthew 25? Paano daw hahatulan ng Panginoon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Paano? Sa pagbibigay ng tubig sa mga nauuhaw. Sa pagbibigay ng damit sa mga walang damit. Sa pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom. Mga maliit na
bagay ng buhay. Sa totoo lang, God calls us to deal with the challenges before us. And often, our moral, most radical challenges are the very little ones. Wow! Bakit? Kasi doon sa mga maliliit na bagay, di ba? No? The call to radical micro-obedience may mean patiently listening to someone who is boring or irritating. Alam niyo po sa akin, talaga malaki. Aray, napapaaray ako dyan. Kasi ako yung tao, maimipin. Gusto ko kagad yung, ano ba gusto mong sabihin sa akin? Pero pag mayroong mga ganyan na kailangan mo talagang pakinggan. No? Pero hamon din yun eh. Or treating a fellow sinner with charity. No? Ako mong makasalanan. That's not easy to master. Or offering detailed advice on a matter that seems trivial. Mga maliliit na bagay, para bang sa akin, ayoko ng mga bagay na impractical eh. Kaya dyan ako may struggle. Pero yun na nga eh. Dyan kayo nahamon ng Panginoon na maging kind. Kaya ultimately, para sa akin talaga, yung hamon sa atin ay maging mabuti ang ating kalooban. Kasi sa totoo lang, there's really that power of the little things. Too often, we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring. All of which have the potential to turn a life around. Alala ko tuloy yung isang nagpatutuol nung kasama ako sa opisina. Wow. Talagang nag-change yung kanyang buhay kasi binigyan ko siya ng lunch na hindi ko kinain. Yung lunch na dahil nga busog pa ako nung meeting, inuwi ko dun sa office, ibinigay ko sa kanya. Alam niyo, yung nakatouch sa kanya. Wow. Hindi ko alam, ha? Late lang yun. Pero yung nakatouch sa kanya, we really don't know. May mga maliliit na bagay na yun. No? Kaya remember, there's the transforming power of the little acts of kindness that we give. Hindi lamang yun. Dapat maging sensitibo tayo. Doon sa mga nangangailangan, katulad ng mga walang makain. No? Eto, malaking hamon na ngayon sa ating kapaligiran ngayon yan. Lalo ngayon itong pandemya, ang dami nagugutom, mga kapatid. Diyan natin masusubukan kung talaga tayo alagyan ng Panginoon. Alam ko hindi madali, mga kapatid, dahil nandun yung takot natin na mahawa tayo, pero pag-pray natin na mabuti. No? Lalo doon sa mga nahuhuli, nasa mga bingit na ng ating libunan. If you see someone falling behind, walk beside them. If you see someone being ignored, find a way to include them. Always remind people of their worth. One small act could mean the world to them. Isang kwento na lamang, naalala ko nung kami nagpunta ng Quezon, yung mga dumagat, alam niyo po, ang bibilis nila umakyat at bumaba, no? Chinelas lang yung kailangan nila, kahit na maputi, at dala-dala pa nila yung mga bibigat. Eh, kasama nila kami naglalakad, alam niyo po, alam yung ginagawa nila, nagpapakihirap sila lalo, kasi doon sila sa ilalim. Pinapauna nila kami, nahirap na hirap, samantalang dapat madali na sila kasi bigat-bigat yung kanilang dinadala. Pero alam niyo, ginagawa po nila yun. May buhat pa sila para lalayan kami sa aming pagkakyat. Alam nila kasing we will fall behind sa akyatan. May bit-bit na nga sila. Nagpapahuli pa. Wow. Yun po yung diwa ng ating pag-disciple. Kaya nga, ultimately, mga kapatid, borrowing yung quotation about ballet kay Julie Pilidon, isang balerina, sabi niya, ballet is painful. If you don't feel the pain, if you don't feel it, then you're doing it wrong. Palagi ko pwede rin sabihin niya sa pag-disciple. Discipleship is painful. If you don't feel it, then probably you're doing it wrong. Why? Kasi it requires the giving of life from us. Kapatid, kung ano man ating iniisip, kasama na ating pag-iisip ngayon, pagbulay-bulay, sana po, muli maipahayag natin. Sunset ends each day in triumph. Manalangin po tayo. Panginoon, muli maraming salamat dahil sinasyahan niyo po kami
sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Gumamit po kayo ng mga kapatiran para talagang tulungan din po kami na mahubog ang aming buhay at lubusan po kayo makilala sa aming mga buhay. At ngayon, Panginoon, natututo po kami na sa totoo lang maipahayag na kayo ang Panginoon ng sanglibutan. Sa mga pagkakataon, Lord, na ang daming mga challenges, sana maalala po namin, katulad ninyo, na napagwagian nyo na po, anuman po yung aming po mga challenges na hinaharap. Dahil sa totoo lang, sunset ends each day in triumph. Dahil yung sunset na yun, nung kayo'y nakabayubay dun sa krus ng Kalbaryo, sa mata ng mundo, talunan po kayo. A scandal among the Jews. A great nonsense even among the Greeks. But it's the power of God to transform lives. Sana po, Panginoon, yun din po maipahayag sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang makita, Panginoon, yung dapat po namin makita. Yung hamon po ninyo sa amin ng pagsunod, kahit na dun sa mga maliliit na bagay. Muli, Panginoon, maraming maraming salamat na sa gitna ng aming mga pagkukulang, andyan po pa rin ninyong radical love na patuloy na umaalalay sa amin. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy Lord's Day and welcome to KBCF. Pinupuri ko at pinapasalamatan ng ating Panginoon dahil nakasama kita sa ating online worship service today. And we would like to invite you, our friends, our guests, visitors today, and get acquainted with our church via Zoom. Because we want to connect with you and to know you more. Nice din po namin na kayo ay panalangin. Kaya mamaya, right after this service, 11:30 a.m., meron po tayong welcome fellowship para po sa mga first-timers natin. At makikita nyo po yung link dito sa ating comment section sa caption ng ating online worship service. I hope to see you. Nang sagay, mas makilala po namin kayo, mapanalangin, at i-welcome kayo sa KBCF family. Please mark your calendars for our upcoming activities and events this week. God bless you.
tanggapin naman natin ang pinakadakilang pagpapala na ating na maaring maranasan, na maaaring ipahayag po natin kahit nandun sa mga taong mini-minister natin. Tanggapin po natin ito. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo sa Kanyang kaluwalhatian na punong-puno ng kagalakan o talagang bahid ng kapintasan sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakila at kapangyarihan mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. At lahat ng mga anak ng Diyos magkasabing, Amen and Amen and Amen. Muli, maraming salamat po.